Magalak tayong lahat, si Yeso Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Araw po ng Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong isama ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukup, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makaptan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balos sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamaghagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang mga pangaral ng salita ng Diyos upang mga sewa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki, kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe,
Prokoron Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudehismo, iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa sa Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mayroong manunulat na nagsabing, "Pag ang inyong karagatan sa inyong buhay ay malalaki ang alon," ibig sabihin kung kayo'y nakakaranas ng iba't ibang uri ng problema, unos ng buhay, huwag kayong matakot,
huwag kayong mangamba dahil ang inyong lifeguard ay kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kadalasan, ang nangyayari sa tao ay tinitingnan ang problema na dumarating sa kanyang buhay. Kadalasan ay nalulugmok ang tao sa problema na nakapukos ang kanyang isipan at mga mata, na hindi niya tinitingnan o naiisip na mayroong Diyos na mas malaki at kontrolado ang lahat ng bagay. Sa paglakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig sa ating Ebanghelyo ngayon, pagpapatunay ito at pagpapakita na lahat ng uri ay magagawa ng ating Panginoon. Walang hindi magagawa ang Diyos. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Karugtong po ang ating Ebanghelyo noong kahapon na kung saan ay pinarami ng ating Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda at napakain ng ating Panginoon ang 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, out of 5 loaves and 2 fish, at mayroon pang sumobrang inipon ng mga alagad. Kaya nga, kukunin siya ng mga Hudyo para maging hari, kaya umalis ang ating Panginoon. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, ang sabi po dito ay, ang mga alagad lang ang sakay ng bangka na kung saan ay binagtas nila ang laot patungong Kapernaum na hindi kasama ang ating Panginoon dahil umalis nga ang ating Panginoon pagkatapos na mapakain niya ang 5,000 kalalakihan galing sa 5 tinapay at 2 isda. At takot na takot ang mga alagad dahil sa malalaking alon. Subalit nakita nila ang ating Panginoon na inakala nilang multo. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Darating ang ating Panginoon sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan sa ating buhay. At ang Diyos ang gagawa ng paraan kung ang ating mga problema ay napakahirap solusyunan. O kahit yung mga basic problems nga lang po natin, Diyos ang gumagawa ng paraan. At kung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa na kinuha po natin sa mga gawa ng mga apostol, ang mga apostol at that time habang nagsisimula sila sa unang Kristiyano, unang pamayanan, nagkakaroon din po sila ng suliranin, nagkakaroon ng problema. At ang problema sa ating unang pagbasa na ating napakinggan ngayon ay ang pagrereklamo ng ibang balo, yung mga Hudyo na speaking Grego, laban doon sa mga Hudyo na speaking Aramaic. Dahil para po sa kanila ay parang unfair ang distribution ng goods. Bakit parang mas maganda ang napupunta sa mga Hudyo na kung saan ay speaking Aramaic, samantalang sila ay parang pangalawa na lamang sila. Kaya ano ang ginawa? Dahil ang Diyos ay nasa kanila, kasama ng mga alagad ang Diyos, nakaisip sila ng paraan, binigyan ng prioridad kung ano ang dapat iuna, kung anong ipra-priority. Kaya pumili sila ng 7 diakono, tagapaglingkod, ang pinakaunang ministeryo na kung saan ay nilikha ng mga alagad para sila'y makapag-focus sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagtuturo sa mga tao. Samantalang ang magdi-distribute ng mga goods, ng mga pagkain, ay itong 7 lalaking kanilang pinili. Humantong sa maganda ang pagsasamahan dahil nasolusyunan ang problema.
Dahil nga po'y nandoon ang Diyos kasama nila at humihingi sila ng gabay. Ito yung halimbawa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, na kung tayo ay dumaranas ng problema, tayo ay nagkakaroon ng sabihin nating hindi ka nais-nais sa sitwasyon ng ating buhay, nandyan ang Diyos. Kaagapay natin, kung atin lamang pong tatawagan, nandyan ang Diyos, handang magturo sa atin, handang gumabay sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pinagdidesisyonan, kung atin pong isasama ang Diyos sa atin. Kaya nga, tama yung sinasabi ng manunulat. Ang sabi niya ay, kung ikaw ang iyong karagatan sa buhay ay dumaranas ka ng unos, dumaranas ka ng iba't ibang problema, huwag kang matakot dahil ang lifeguard mo ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nawa pang hawakan po natin ito at ma-inculcate sa ating puso at isipan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na ating tinatawagan at sinasampalatayanan ay Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang abiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinig mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusa ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga hukbo na papuno ang langit at lupa na kadakilaan.
sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa gala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami talam. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isubo mo po ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain sa pag-asa at pananalig at pag-ibig. Panginoon, kami yung palakasin. Lumalapit kami sa iyo, O Pong. Uhaw namin pawiin lubos. Sa aming puso, ibuhos mo ang iyong pagpapala. Pumuhon ng lahat ng biyaya. Sugo mo po ang iyong
iyong Espiritu. At kami ay muli mong likhain. Pag-asa at pananalig at pag-ibig, Panginoon, kami yung palakasin. Tubig ka ng buhay, Espiritong banal, dumadaloy, bumubuhay sa banal mong sambayanan. Isubo mo po ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain. Sa pag-asa at pananalig at pag-ibig, Panginoon, kami ay iyong palakasin. Isugo mo po ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain. Tayo po'y magsitayo. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Kaugnay po ng isinagawang blessing at grand opening ng ating kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan ng ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na bukas po araw ng Linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa sa 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan sa HR office. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga bagay na ito ng pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ang ating hari at manunubong.